Magandang araw po sa inyong lahat. Sa mga panahong ito, mainit na mainit po nating pinag-uusapan itong tinatawag nating Reproductive Health Bill. Sa panayam po na ito ay gusto ko lang ipaliwanag sa inyo sa maikli at maliwanag na paraan kung bakit yung ating simbahan ay tumututol sa pagsulong ng batas na ito na ating tinatawag na Reproductive Health Bill. Alam niyo po, yung salitang reproductive health ay matagal na pong ginagamit, hindi lamang itong mga panahong ito. As early as 1984, no, yung tinatawag po nating Cairo Conference, ay lumabas na po itong terminology na to na reproductive health. Ano po bang ibig sabihin nito? In international language, ang ibig sabihin po ng reproductive health ay hindi lamang tungkol sa kalusugan ng mga kababaihan. In international language, ang ibig sabihin po talaga ng reproductive health ay ang karapatan ng mga kababaihan na magkaroon ng access sa tinatawag nating paglalaglag o abortion. Ngayon, saan po natin nakuha ang katotohanan ito? Bayaan niyo pong ipakita ko sa inyo sa mandali itong maiksing video na ito na kung saan maririnig natin si Secretary Hillary Clinton na pinapaliwanag po kung ano ang ibig sabihin ng reproductive health. Panoorin po natin sa mandali ang video ito. And so we can have total transparency. You know, as a former lawmaker, we always have definition pages when we write legislation. Definitions do matter. Does the United States definition of the term reproductive health or reproductive services or reproductive rights include abortion? I yield to the distinguished gentleman. We obviously have a profound disagreement. We happen to think that family planning is an important part of women's health, and reproductive health includes access to abortion that I believe should be safe, legal, and rare. Doon po sa ating nakitang video, maliwanag po na si Secretary Hillary Clinton ay tinatanong po ng isang congressman kung anong ibig sabihin ng reproductive health. Ngayon, maaari niyo pong sabihin na ito ay sa Estados Unidos. Pero tandaan po natin, ang abortion po ay matagal nang legal sa Estados Unidos. Kaya nung tinanong po si Secretary Hillary Clinton, ang pinag-uusapan po nila dito ay kung ano ang ibig sabihin ng reproductive health na kanilang isinusulong sa ibang mga bansa. Kaya po yung ating simbahan ngayon ay pinapaalalahanan tayo na itong reproductive health bill na to ay maaaring maging daan sa pagsulong ng legalisasyon ng aborsyon dito sa ating bansa. Sa katunayan po, in Section 2, Declaration of Policy ng Reproductive Health Bill, ganito po ang sinasabi. At hayaan ko pong basahin ko sa inyo ang aktual na teksto ng reproductive health. Sabi po dito, the state recognizes and guarantees the exercise of universal basic human right to reproductive health by all persons. Ngayon, ano pong ibig sabihin ng universal exercise of reproductive health? Ibig sabihin, itong reproductive health ay gagamitin natin ng naaayon sa pag-intindi in universal standards. Of course, doon po sa reproductive health, walang sinasabi na ililegalize ang abortion. Pero kapag naging legal na po ang Reproductive Health Bill, makakaroon na po ng legal foundation to pursue the eventual legalization of abortion. Kasi sinabi na po natin na ang RH or Reproductive Health ay ating yayakapin according to international understanding and standards. Maliwanag po sa ating batas, especially sa Article 2, Section 12 ng ating Constitution, nang sabi po dito, the state will equally protect the life of the mother and the life of the unborn from the moment of conception. Kaya po yung mga nagsulong ng RH Bill, hindi po nila maaring isulong ito nang naaayon sa ating Konstitusyon. Marami na po ang nagsabi na the RH Bill in its entirety is unconstitutional. Bakit? Dahil maraming provision doon sa RH Bill ang magva-violate ng Article 2, Section 12 ng ating Constitution na sinasabi na iingatan po ang buhay ng magulang, ng ina at ng anak mula sa first moment of conception. Sa isang kolum po na isinulat ni Rina Jimenez David noong nakaraang November 8, 2008, sinabi po niya na in Mexico City, the long struggle for reproductive health and rights
culminated in the recent passage of a law lifting all restrictions in abortion. Maniwala po kayo, lahat ng mga bansa na kung saan ang abortion ngayon ay legal ay nagsimula sa pagpapasa ng isang bill na tinatawag na Reproductive Health. Kaya po yung ating simbahan ay lagi tayong pinapaalalahanan na labanan itong Reproductive Health dahil ito po ay maaaring maging legal na pundasyon sa legalisasyon ng abortion dito po sa ating minamahal na bayan. Ngayon, maaari po natin itanong, saan po ba nagmula itong Reproductive Health na ito? Alam po ninyo, noong pang taong 1974, meron pong isang dokumento na tinatawag na National Security Study Module o NSM 200 na ipinalabas ng US Secretary of State Henry Kissinger na kung saan ang kanilang layunin ay pababain ang populasyon ng mga developing countries. Bakit po? Dahil sa kanilang pananaw, ang malaking paglago ng populasyon ng maraming bansa ay magiging panganib o threat sa national security at economic policy ng United States. So, bahagi ng kanilang layunin ay panatiliing mababa o limitado ang populasyon ng mga developing countries. At paano po nila ito gagawin? Number one, sa pamamagitan ng pagsulong ng tinatawag nating reproductive health. Kaya po, bahagi ng reproductive health yung tinatawag nating the right to abortion. And then, pangalawa, yung karapatan ng mga kababaihan to have access to contraception. And then, bahagi rin po yung tinatawag na sex education. Paano po yung sex education? Dahil sinasabi po ng RH Bill na ang sex ay magiging karapatan ng lahat ng mga tao. At ang sinasabi po dito, ang karapatang ito is to have a safe and satisfying sex life. Now, ano po ibig sabihin ng safe and satisfying sex life? Ibig sabihin, maaari ako makipag-sex kahit kailan, kahit kanino, kahit na gaano kadalas nang hindi ako nag-aalala na ako ay mabubuntis. Ito ay magiging karapatan ng bawat babae at ibig kahit na yung mga kabataan. Kaya nga po, tumututuling simbahan doon sa isang provision na sex education which will be mandatory beginning from grade 5 until 4th year high school. Sa module pong ito, itinuturo sa atin na karapatan ng mga kabataan na makipagtalik to have a safe and satisfying sex life. Paano masisiguro ito? Ibig sabihin, hindi sila magbubuntis, turuan natin silang gumamit ng contraception. At kung hindi umubra ang contraception, naririyan ang abortion bilang backup. So, ito po yung pundasyon ng sex education. Pag binasa po ninyo yung module ng sex education, wala pong sinasabi dito na ang sex ay nangyayari sa isang covenant of marriage, na ito ay sa pamamagitan ng lalaki at ng babae, and they are committed to one another, and they are open to the production of life. Wala po. Ang sinasabi lang dito, karapatan ng bawat isa na makipag-sex and to have it in a safe and satisfying way. So ito po yung mga bahagi na tinututulan ng simbahan sa reproductive health na ito. Sa mga susunod pa pong video na inyong mapapanood, iisa-isahin pa po natin ang mga provision na kung saan marami po tayong matututunan at maunawaan natin kung bakit tumututol ang ating simbahan sa reproductive health bill na ito. Maraming salamat po.